greatest of all teachers and giver of love, hope, faith, and wisdom. Look upon your children, the teachers, learners, parents, guardians, and out-of-school youth and adults. We humbly ask for your mercy and forgiveness. Guide us to the right path. May our efforts be blessed with insights and understanding, wisdom and respect for all. Bless us with patience, for the path of learning is never easy. Bless our commitment to keep on learning new knowledge and experiences. Let your light shine upon us as we make our world a better place to live in. Amen. DepEd Vision. We dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. As a learner-centered public institution, the Department of Education continuously improves itself to better serve its stakeholders. DepEd Mission. To protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education where students learn in a child-friendly, gender-sensitive, safe, and motivating environment. Teachers facilitate learning and constantly nurture every learner, administrators, and staff as stewards of the institution, ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen. Family, community, and other stakeholders are actively engaged and share responsibility for developing lifelong learners. DepEd core values, Maka Diyos, Maka Tao, Maka Kalikasan, at Maka Bansa. Isang masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pag-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang ETUlay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA-ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang ETUlay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating ETUlay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng ETUlay ang ating Alive Program para sa mga mag-aaral mula Grade 1 hanggang Grade 3. Gayun din ay mayroon tayong IELTS Program at SPED Tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula ikasyam ng umaga hanggang ikapito ng gabi ang ating ETUlay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. ETUlay natin ito, Sulong Edukalidad.
Mabuhay! Good day to all! I am your tutor, Madge. Welcome to ETUlay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive and SPED learners. Aside from answering the modules, the ETUlay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the ETUlay will bridge the gap where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn together with our volunteer online tutors. Tara na! Ayan! Hello, hello, hello! Good morning po sa ating mga learners at sa akin pong SDO Batangas Province, sa akin pong school, Agoncillo National High School, sa atin pong mga tutees na mga loyal at saka po sa ating mga bagong mga tutees. Hello, hello po. Ako po ang inyong gurong Batanggenya, Tutor Josa. Kasama ko po si... Hello, hello. Good morning po sa inyong lahat. Ako po si Tutor Ruth, ang makakasama din ninyo sa umagang ito. Galing po sa SDO ng Davao City ng Daniel R. Aguinaldo National High School. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na po ang aming principal, si Dr. Leo B. Asilo, ang aking head at ang aking mga master teachers. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, and Tutor Ruth. Yes! Magandang umaga sa inyong lahat, mga tutees. Before that, Tutor Josa, meron pang nagpapa-good morning muna sa atin, ha? Good morning Shara Duyak at kay Samantha Blase. Good morning sa inyong lahat. So today, we are on TLE 7 Caregiving Quarter 2, Week 3. Yes po, Tutor Ruth. And ang atin pong topic para sa araw na ito ay using of tools, equipment, and paraphernalia, kagaya po ng blender, bottle sterilizer, flat iron, washing machine. Yes, Tutor Ruth, ang dami po natin ngayon. So, good morning po sa lahat. Yung pong mga old tutees natin or mga loyal, yes, ay nandyan po. Tsaka po yung mga bago. So, nakakatuwa po. Yes. Patiin ko muna si Jasmine. No? Si Jasmine. Ruby. Nang Daniel R. Aguinaldo National High School. Magandang umaga sa inyong lahat. Okay, now, sa ating LO2, Use Caregiving Tools, Equipment, and Paraphernalia. 2.1, Use Equipment, Tools, and Paraphernalia Based on the Task Requirement. Yes, Tutor Ruth. At bago po tayo tumawid sa ating next topic, mag-review muna po tayo ng kaunti. Tingnan po natin kung naaalala pa ng ating mga tutees ang ating diniscuss last 2 weeks. Ayan po. So, caregiving tools, equipment, and paraphernalia are classified into 3. Ano-ano kaya yung mga tools, equipment, and paraphernalia na yon? Tingnan nga po natin kung may makakaalala pa. Patingin nga po. Ano-ano kaya po yung tatlo? So, ang una po dyan ay, eto, baka kasi yan, for meal preparation. Ano pa kaya yung dalawa? Tignan nga natin kung naalala pa nila. Meal preparation, ano pa yung isa? Ano pa yung classification ng tools natin? Yes, ano po kaya yun? Okay, medyo man, siguro natatagalan sila mag-type. Ano po? So, tingnan na. Oh, so, number 2. Yan po. Number 2 is cleaning, washing, and ironing. At ang huli naman po natin ay ang taking vital signs. So, yan po yung tatlong classification ng ating caregiving tools, equipment, and paraphernalia. Meal preparation, cleaning, washing, and ironing. At ang taking vital signs. Yan po. Okay, using of tools, equipment, and paraphernalia. Okay, number 1 is blender. Number 2 is bottle sterilizer. Number 3, flat iron. And number 4, washing machine. Now,
as a caregiver, no, as a caregiver, mga tutees in the future, talagang it is a must for us, no, sa inyo mga tutees na kahit na hindi mga ano, kahit na hindi mga tutees or kahit na yung mga nanay, na talagang alamin natin kung paano gagamitin ang ating blender. Okay, number one, of course, choose a flat and dry surface. Talagang importante mga tutees na anuhin natin yung talagang ang ating blender ay nakalagay sa isang flat and dry surface, hindi yung may tubig or basa, kasi baka tayo ay makukuryente or electrocuted tayo dahil ito ay di kuryente. And then number two, all the parts are placed in their appropriate places. So syempre po, pag tayo ay gumagamit ng blender, talagang lahat ng parts ng blender ay nandoon na, no? Nandoon na sa ating table, nandoon na para tayo ay ready na po sa paggamit ng ating blender. Number three, put the pitcher into the base and plug the blender. Huwag po natin ipa-plug ha kung ano yung wala po yung pitcher. So meaning po, pag po natin i-plug in yung ating blender, talagang kompleto na po siya. Nasa flat surface siya or sa ating table. Tapos po ay talagang na ang pitcher ay nandoon na din po. Then number four, place the ingredients in the pitcher and put the lid on firmly. So meaning, pagdanoon na po mga tutees ang ating pitcher, lalagay na natin doon kung ano po yung ating gagawin. Like for example, tayo po ay mag-shake, no? And number five, choose the right setting. So meaning po, ang ating blender ay may setting po yan. Pipili lang po tayo, may number one, may number two, or may number three. And then, we will add po the, all the ingredients or all the fruits that we want to blend. Ganun lang po yun, mga tutees. Yes, Tutor Ruth. At para naman po sa ating bottle sterilizer, so ito po ay gamit na gamit din ng ating mga caregiver. So paano daw ba ito gamitin? So ang una daw gagawin is fill with recommended amount of water. So paano daw natin malalaman kung gaano karami ang tubig na ilalagay natin? Ang sabi diyan, tingnan daw natin ang instructional manual natin. Ano ba yung instructional manual natin, mga tutees? Ano ba ang kahalagahan ng instructional manual? So sa panahon ngayon, so napaka-high-tech na ng panahon natin ngayon. Pero yan yung isang bagay na hindi mawawala kapag bumili tayo ng mga gadgets and appliances, ang ating instructional manual. So dyan po nakalagay ang ano. Tingnan nga natin kung alam ng ating mga tutees kung anong nakalagay sa instructional manual. From the word instructional manual. Ano kayang nakalagay dyan sa instructional manual? Tingnan nga natin. So ang instructional manual ay ano? So dito po nakalagay ang step-by-step procedure kung paano natin gagamitin ang isang bagay na ating binili. Nandito din po yung mga precautions na dapat nating iwasan. Yes, tama si Renz Guyber Calianta kung paano po gamitin. So nandoon po nakalagay sa instructional manual. So napakahalagang ito ay babasahin muna natin bago natin gamitin ang isang bagay na ating binili. At sunod po, pagkalagay po natin ng tubig sa bottle sterilizer. So kung hindi pa po kayo nakakakita ng bottle sterilizer, ang itsura po niyan ay parang electric steamer. So mga guidelines paano gamitin ang bagay. So salamat po Sir Kerubin Gabriel Villamor. So ang bottle sterilizer po ay parang by layer. Sa ilalim po is lagayan ng tubig. Ang sunod po is lagayan ng mismong bottle. Ang sabi diyan is ilalagay natin ng pataob or bottle upside down. So doon po sila sa first floor at sa second floor naman po ay doon po nakalagay ang mga takip ng mga ito. So pagkalagay daw po natin ng mga yon, cover the sterilizer and turn on the unit. So pakandarin na natin. And ang sterilization po ay nagtitake ng 10 minuto. So medyo matagal po ano po para po malinis na malinis. At kailangan po ang temperature po nito ay 212 degrees Fahrenheit. Ayan po, nakalagay na dyan kung ano ang conversion niya sa degree Celsius. So 212 degrees Fahrenheit is equal to 100 degree Celsius. Tama ba mga bata? Tama ba ang conversion ni tutor? So
Ayan po. So pagkatapos na po nating gamitin, nakapag-sterilize na po tayo ng ating bottle. So good morning po, Anthony Benbiahe Ariola. Good morning po, sir. So unplug the unit na. So alisin na natin, bunutin na natin sa saksakan. And then bago natin i-remove ang feeding bottle. So be careful po ha, kasi po ang atin pong syempre po, medyo mainit pa po yan. So dapat tayo ay mag-iingat. At ang huli po nating gagawin ay clean the sterilizer. So tama daw ako, sabi po ni JB Lumaan. So salamat sa inyo. So pinapatay po ang germs na hindi nakikita ng mata. So ayun po. So tama po si Sir Kerobin. So ang sterilization po is pinapatay niya po yung mga bacteria na hindi visible within our naked eye. So tutor root, para naman po sa flat iron. Yes, para sa ating flat iron, yung diniscuss ko yun sa blender, no, it is very important, Teacher Josa, na talagang pagkabili nila ng kanilang ano, halimbawa ng blender or ng flat iron, talagang meron niyang instructional manual. Yes. Kasi sa instructional manual, nandoon yung mga precautionary measures, ano ang hindi mo dapat gawain, ano ang dapat mong gawain, tapos nandoon lahat. So, mga tutis, it is very important for you na pagkabili-bili ninyo ng ano, kahit na anong ano equipment or mga tools, talagang meron tayong binabasa or meron tayong binabasa yung yung instructional manual. Now we will go to flat iron. Okay, flat iron yung ating plansya, no. Sa panahong ito siguro napakarami ng dikuryente na ano na plansya. Pero siguro meron pang ibang mga tao or meron pang mga iba na gumagamit talaga yung ano, yung plansyang diuling, di ba, Teacher Josa? Okay. Yes, good morning to ano, Sir Kerubin Gabriel, mga guidelines. So yes, tama po kayo. So, flat iron. Okay. Number one, we have to check the garment. Yes. It is very important though, kung kayo po ay nagpa-plansya, yung garment po natin, yung mga damit na pinaplansya po natin, eh meron po yung label sa ano sa likod. Pagkabili po natin, may label po yan. Doon po ay nakalagay po doon kung ano po ba ang iyong halimbawa, yung hindi masyado mainit or dapat ba siyang plansyahin or may mga instruction po doon sa garment. So, ito po ay isang guide din para sa atin kung tayo po ay nagpa-plansya. Number two, mga tutis, unfold ironing board and plug in the flat iron. Okay, no? And number three, choose appropriate setting. Of course naman, no, doon sa ating instructional manual, sa ating flat iron, kung tayo po ay bumili ng isang flat iron, meron doong mga ano, meron doong instructions kung halimbawa number one ay hindi masyado mainit, number two ay talagang mainit siya, number three ay napakainit na. So meron tayong pagpipilian po, depende din po sa ating damit na pinaplansya. Tama ba mga tutis? Yes, Samantha Blasi, doon po makikita ang safety measure. Well, yes, very good. And then si Renz Guyver Calianta, kung paano po gamitin. Yes, yes, very good. And then preheat the flat iron 2 to 5 minutes. Okay. So meaning, before po tayo mag-plansya po, ay i-preheat muna po natin ito. Hindi po yung, halimbawa, magpa-plansya po kayo ngayon, and then doon pa po natin ito ipainitin. So meaning, may preheat the flat iron po 2 to 5 minutes, and then stretch the garment. So meaning po, pag tayo ay nagpa-plansya, talagang it is very important for us po na talagang yung damit po ay i-stretch po natin. Para po naman, minsan po pinapagpag natin, no, para talagang yung pag-plancha natin maayos na maayos. And then number five, check the level of hotness of that iron. Okay, check po natin ha kung baka ang init na init tapos ginamit natin. So masisira po or masusunog po ang ating mga damit. And then, start ironing. And then number seven, unplug the iron and allow the unit to cool before storing it. So pagkatapos po natin mamalansya, huwag po natin itago na mainit yung plansya. I-cool down muna po natin para po ito ay pag itago na natin, i-store na natin, ay talagang hindi po siya masisira. Okay, Joby Marl Monreal, good morning. Yes, yes. Salamat. Okay, Teacher Josa.
Yes, Tutor Ruth. So, good morning po kay Sir Redel Goche, kay Sir Anthony. Ayan po, meron po tayong mga bagong mga tutis at mga teacher na nanonood. So, maraming salamat po sa inyong suporta. So, punta naman po tayo sa washing machine. So, pagkatapos po sa flat iron, punta naman po tayo sa washing machine. So, ang una daw gagawin natin dyan is ano? Sort clothes. Ihiwalay ang alin. Ihiwalay ang ano. Ano una yung ginagawa? Ihiwalay ang puti sa decolor. Ayan, yan ang unang-una natin gagawin. So, bakit ba natin yung ginagawa? Kasi merong mga damit na decolor na humahawa. So, natatanggal yung kulay. So, paano na lang kapag isinama natin yung sa puti? E di yung puti natin is naging kung kulay red yung humahawa is naging kulay yan. Ihiwalay daw ang puti sa decolor. Ayan, so tama ha? Kailangan natin ihiwalay kasi kung gusto natin na manatiling puti ang ating puti at hindi maging kulay pink or kung ano man yan, or kung maging kulay gray man yan, di ba? So, ang sunod daw is, put detergent into washing machine. So, nailagay na natin. So, kasi ang ibang washing machine, yung automatic na, may lagayan na sila ng sariling detergent. Ganun, di ba? So, kasi ang amin is manual pa lang. So, minsan, pagkalagay ng tubig, inuuna ko yung damit na pre-rinse ko na or na banlawan ko na ng kaunti bago ko lalagay ng detergent. So, ang sabi yan, put the detergent into the washing machine. Meron ng iba ay meron ng sariling lagayan. Ano po? And then, put the clothes loosely into the washing machine. So, hindi yung kung paano na hinubad ay ganun na ilalagay sa washing machine. Ano po? Hindi po ganun na. Diba dapat ipiprerinse muna natin yon, aanlawan muna natin. And then, pagka-anlaw, pag ginilagay naman natin sa washing machine, parang ipapagpag naman natin na kaunti bago natin ilagay. Hindi yung nakapulumpon, di ba? So, dapat is loosely ang sabi dyan. So, next is, puti sa decolor, white and colored dress. Yes po. And number 4 po is close the lid. So, takpan na natin. And then, iset na ang washing machine. So, ang washing machine natin is kadalasan 3, 6, 9, 12, 15. So, yun po yung sa mga old. So, wala pa po kasi kaming washing machine ng mga electric ngayon. Kaya hindi ko medyo alam po ano ba ang settings ng kanila. Kasi, ang nakita ko lang is, pagkalagay mo minsan sa washing machine na bago, yung mga bagong labas ngayon, pagkalagay mo doon, pagkalabas is mahalumigmig na. Isasampay mo na lang ng sandaling oras at okay na okay na. So, kasi yung amin is, kailangan mo pang ikaw pa ang magbanlaw, ikaw pa ang magkusot ng kaunti kung meron pang mga tira-tirang dumi. Ano? So, and number 5 po is turn on the machine. So pagkasara natin ang machine, nandun na lahat ng damit natin, nandun na ang detergent, i-turn on na natin ang ating washing machine. And kung meron pang kasunod na batch, o pwede na natin ilagay yung sunod na batch. At ang pagkatapos po is i-turn off na natin at i-unplug na natin. So, medyo delikado yan, ano, kasi tubig, tapos kuryente. So, wag po tayong magsasaksak or magbubunot ng ating mga appliances na basa ang ating mga kamay. So, kung maaari po is magpunas muna po kayo. Ano po? Hello po kay Vincent Reyes, Ramento, kay Celsi Kate, Samantha, ayan po. Watching from Australia, Belia Luz, San Mateo South District. Ayan po. So, ano, ang lalayo na po ng ating naaabot. So, maraming salamat po sa inyo. So, ayan po, Tutor Ruth, tapos na po natin ang ating discussion para sa blender, flat iron, washing machine, at bottle sterilizer. Tingnan nga po natin kung natutunan ang ating, kung may natutunan or may naaalala pa ang ating mga tutis. Yes. Punta po tayo sa ating learning task 1. Arrange the steps in using the blender. Write number 1 for the first step, 2 for the second step, and so on. Write your answer in your answer sheet. So, ang gagawin lang po natin is sasabihin nyo lang po, ano po ba yung number una? One. Ano po? Ano po yung number 1? Ano pong letter ang number 1? So, ito po yun ha. Ito po yung mga steps natin kanina kung paano natin gagamitin. So, ang steps po natin is 1, 2, G. So, ang una daw po dyan yan. Ilagay, just a flat surface, ayan po. Alin kaya po dyan ang una? Tingnan nga po natin kung alin ang una. So, magbigay nga po tayo ng example. Ayan po. So, ang una, syempre, ay choose a flat and dry surface. So, ano kayang, yes po, ano po kayang letter ang number 2? Ano kayang steps? Yan, good morning daw po. Tumampuri yan. Ang number 1 daw ay B. So, tama si Renz. A1,
Di po. So, yan po. Yan po. Yan. Pinatay niya pala. B1 daw. Yes, yes. 1B. Yes. Ang number 2. Ano kaya ang number 2? Hello kay Micaela Sam de la Cruz. Hello po sa inyo. Tingnan natin ang number 2. Ayan, ang number 2. All the parts are placed in their appropriate places. Number 3 kaya? Medyo siguro natatagalan sila or medyo mahaba-haba kasi yung basahin. Ano po? So, ang number 1 daw ay B. So, tayo ay nasa number 3 na ha. Tingnan nga natin number 3. Yes, ang number 3 is put the pitcher into the base and plug the blender. Ang 2 daw ay G. So, tama sila. Medyo late lang. 2G, yes. 2 ay G, yes. Ang number 3 naman natin ay A. How about number 4? So, lagyan nyo number tapos yung letter. So, tama sila. 3A. Ang number 4 natin ay C. 4C. Place the ingredients in the pitcher and put lid on firmly. So, Immaculate Chrysostomo. Hello po. Lawrence Hermie, wow, ang dami natin, tutor yes. Na bagong tutis. Ano po, nakakatawa po. Nandiyan din si ano si Patricia Agunoy. Yes, tutor Ruth. Nakakatawa po. Listening and watching from LFG Diamanina National High School, Diamantina pala. Yes po. Okay. Opo, number 4 po ay C. So, tama sila. How about number 5? Ang 5 ay F. Choose the right setting. 5F. Tignan nga natin. 5D daw. 5F. Next, number 6. Ano kaya number 6? 6 is? Ano kaya 6? Tignan nga natin. 5F. Yes, tama sila. Nahabol. Yan. Ang 6 kaya? Tignan natin ang 6. Ang 6 ay D. 6D. 6D. And number 7 kaya? Ano kaya ang number 7? So, ayan. Aba, ang galing ni Celsi Kito. Sinagot na lahat. Number 7 na tayo. Is ano kaya ang number 7? So, napakahirap naman ang number 7. Ang number 7, syempre ay, ang nag-iisang hindi pa natin na isasagot, ang letter E. So, clean the blender after use. Yan. So, maraming salamat, tutis. So, punta naman po tayo sa learning task 2, tutor Ruth. Okay, sa learning task 2, okay, babasahin ko ang direction sa choose the letter of the best answer. Okay, kung mag-answer po kayo mga tutis, ha, ilagay niyo yung number at saka yung answer ninyo. Okay, question number 1. Which of the following should be checked before ironing as some fabrics need special care instructions? Okay, number 1, letter A, labels of the garments. Letter B, pleats and pockets. Letter C, collars and sleeves. And letter D, pants and waistbands. Okay, what is your answer, mga chuties? Ha? Reveal na ba natin ang answer? Okay, what is the answer? Tingnan nga po natin. Tutor, at dami po nating bagong manonood oh, from the, ano ko yung basa dito? Diamantina National High School. Diamantina. Oh, salamat po sa teacher nila. So, siguro po ini-encourage po na manood ang kanyang mga estudyante. Ano po? Oh, si Abigail. Abigail, si Pilio. Task number 2, number 1 is letter A. Okay, very good. Chelsea Kate, number 1 is letter A. Okay, question number 2. Which of the following is an example of improper use of bottle sterilizer? Okay, improper ha, mga chuties. Letter A, place the bottle upside down. Letter B, plug in the unit before placing the recommended amount of water. Letter C, place the nipple rings and cups in such way that they do not touch each other. And letter D, cover the sterilizer and turn on the unit. Okay, mga chuties? Type your answer. Ano kaya? Okay. Nako, late siguro ang ating mga ano. Nag-iisip ko sila. Okay, number 2 is letter B. Sabi ni Renz. Okay. Uy, palakpak tayo kay Renz. Ang ano naman. Tama ang kanyang sagot. Okay, sa mga iba. Okay, meron pang nag-answer ng 2. Salamat. Okay, very good. Next, teacher Josa. Okay, question number 3. Which of the following is the right temperature level to kill the bacteria in a bottle? Okay, A, 110 degrees Celsius rather. Letter B, 220 degrees Celsius.
letter C, 100 degrees Celsius, and letter D, 210 degrees Celsius. Kaya answer, ano kaya ang answer nila sa number 3? Okay, may nag-answer pa sa number 2. Tama po sila lahat, tutor, sa number 2. Tama nga sila, ang gagaling nila. Okay, so let's reveal the answer. Tutor Jota. May sumagot po, may sumagot. Yan. Okay, letter C. Ang galing ni Shara Cristel Duyak. Okay, letter C, JB Lumaad. Cristel Kate, letter C. Thank you. Ang gagaling ninyo. And then, number 4. How many minutes will it take to sterilize the bottle in a bottle sterilizer? Okay, A, 10 minutes. Letter B, 5 minutes. Letter C, 20 minutes. And letter D, 15 minutes. Go, 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 mga cuties. Type your answer. Type, type, type. Okay, meron pang nag-answer ng number 3. Yan po, may sumagot na po. May sumagot na. Letter A. Okay, si Renz. Wow, ang galing ni Renz. Ang galing. Okay, ang galing. Okay, si Abigail. Letter A pa rin. Okay, si... Si Celsi po. Letter A. Very good. Si Juana, letter A. Okay, number 5. Which part of the dress is being ironed to test its heat level? Okay, letter A, sa hem. Letter B, sleeve. Letter C, splits. And letter D, collar. Okay, type your answer. Ano pang nag-answer sa number 4? Tama po sila lahat, ha? Ang galing po. Tama, galing-galing nila. Eh, hintay muna tayo sandali na mag-answer sa number 5. Yan po, ang galing po nila. Ariana, Micaela, Fati, Abigail, yan po. Fati Angeles, si Ariana De Leon. Okay. Si Rianette, o Rianette Soriano. Ng Cabanyan, Tiborcico, Baltasar, ang... Okay, si Norlin. Okay, number 5 is letter D. Is it correct, letter D? Ah, number... It's letter A. Okay, it's letter A. Bakit letter A? It's letter A because... Explain din natin sa kanila, no? Dapat sa laylayan, uunahin natin. Kasi medyo... Minsan kasi, Tutor Josa, pag... Siyempre, hindi natin alam, pag mainit na mainit, baka masunog yung ating damit. So, sa laylayan po muna. Oo, para hindi kita. Oo, sa laylayan muna para kung anong mangyari, hindi masisira ang buong damit. E pag po sa collar, kitang-kita agad. Oo, ano kitang-kita. Po? Oo, pag nasunog or ano ang anong mangyari sa ating mga damit. Oo, yes. Okay, si Chelsea, letter A, very good. Si Rianette, letter A pa rin. Si Ariana, okay. Yes, Tutor Ruth. Yes. Ang kagaling po ng ating mga tutis today. Tapo, ang dami po nila, Tutor Ruth. Nakakatawa. Ang dami po nila. Oo, maraming salamat mga tutis, ha. Si Samantha Blase, eh parang pang pag masunog po, di makita. Oh, tama kayo. Tama nga po. Yes po. Oo. So, ayan po, Tutor Ruth. So, kung gusto po nila ng additional references, so makikita po yan sa ating DepEd Common. So, search lang po nila ang caregiving or TLE. So, makikita po nila yan doon. Ano nga po? Yes, yes. Nandoon yan. Ito po yung ating mga references. Ayan, ang ganda naman natin dito. Yes po, Tutor Ruth. So, Tutor Ruth, ayan po. Sa tingin ko po ay napakadami po nilang natutunan ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa mga guro at principal na sumusuporta po sa atin kasi po sila po yung nag-encourage sa mga student natin na manood. Ano po yung mga tutis po natin dati na mga loyal na dadagdagan po ang ating mga tutis. Ano po, nakakataba po ng puso, Tutor Ruth, na mas madami tayong natutulungan. Ano, natutulungan ngayon. Oo, maraming salamat sa mga aming mga tutis na parating sumusubaybay sa atin, sa ating mga guro, sa ating mga magulang, sa ating principal, no, sa ating mga principal or school head or no, ating mga department head na nag-iinganyo, nag-encourage sa ating mga
students na manood ng ETUlay. Yes. Especially yung TLE 7. Yes po. So, Tutor Ruth, ako po muli ang inyong gurong batanggay niya, Tutor Josa. Kasama po si Tutor Jeff at si... Ako naman po, si Tutor Ruth ng Daniel R. Aguinaldo National High School, SDO Davao City. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong panahon sa ngayong araw na ito, sa pagsama sa amin. Yes, Tutor Ruth. At abangan po nila ang ating kasunod na TLE 8. Nandiyan po si Tutor Mike, Tutor Nexel at Tutor Liwai. So again po, maraming salamat po sa inyong lahat. So Tutor Ruth, salamat din po. Yes. Maraming salamat po. Babay po. Salamat. Babay po sa inyong lahat. Bye, thank you mga tutis. Thank you po. Paalam na. Ang husay naman, natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag ETUlay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!